The Gazelle at tungkol sa ating buhay din, Lessons from the Gazelle, pamagat ng ating pag-aaral. Salamat, Ama, dahil kay Diyos na nagtuturo ng leksyon, maging sa mga halimbawa ng mga halaman, mga hayop, sa mga nangyayari sa aming paligid. Turuan niyo po kami, Lord, ngayon na matuto. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin at na walang maging hadlang para kami ay makipagniig sa inyo. We like to fellowship you, O God. Forgive us, cleanse us, make us whole, enable us to approach your holy presence. Nawa, pagpalain niyo kami. Turuan niyo po kami. Patibayin niyo kami. Buksan niyo po ang aming isip. Protect us, O God, from all works of evil men and evil spirits. Protect us, Lord, from any danger that may threaten us and our loved ones also. Pati mga mahal namin sa buhay na din namin kasama ngayon ay pakaingatan niyo. At nawa, kapayapaan niyo maghari sa aming puso ngayon, sa aming isip, nang walang maging hadlang na kami makinig sa inyong tinig. Mangusap po kayo, pagpalain niyo kami at dahil sa aming magbaon pa uwi, sa buong buhay namin, mabaon ang mga ituturo niyo sa gabing ito. Bless us, Father. Teach us. May you be our speaker. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray. Lessons from the Gazelle. At ating mong kukuhanin ang pag-aaral sa Proverbs 6, 1-5. My son, if you have put up security for your neighbor, if you have struck hands in pledge for another, if you have been trapped by what you said, ensnared by the words of your mouth, then do this, my son, to free yourself. Since you have fallen into your neighbor's hands, go and humble yourself, press your plea with your neighbor. Isa pong personification of wisdom na nagsasalita, na ang kausap niya, bagamat tayong lahat na nagbabasa ng salita ng Diyos, ay kausap ng wisdom yung kanyang anak na lalaki. Kaya tayo ang kumakatawan ngayon doon sa anak na lalaki, nakikinig sa katuruan ng wisdom coming from God. At sinasabi, anak, kung ikaw ay nag-guarantee sa utang ng iyong kapitbahay, sumumpa ka para sa pagbabayad ng iba. Kung ikaw ngayon ay natali na sa iyong salita, napako ka sa iyong pangako, na kulong ka na dahil sa pangakong binitawan mo, itong dapat mong gawin, palayain mo ang iyong sarili. Kailangan na ikaw ay makalaya, palayain mo ang iyong sarili, dahil ikaw ngayon ay nasa kamay ng iyong kapwa-tao. Magpakumbaba ka, lumakad ka, at makiusap ka doon sa pinangakuan mo na ikaw ay palayain sa pangako. Na yung binitawan. Verse 4, allow no sleep to your eyes, no slumber to your eyelids. Free yourself like a gazelle from the hand of the hunter, like a bird from the snare of the fowler. Sabi, huwag kang matulog, huwag kang magpahinga, huwag kang magtumpik-tumpik hanggang ikaw ay may binitawang pangako at ikay isang garantor. Napakadelikado ng iyong buhay, maring biglang ikaw magbayad, bigla ikaw maghirap dahil sa kapabayaan ng iba. Kaya makiusap ka, magpakumbaba ka, tularan mo yung gazelle. Yung mga gazelle po, kasi nahuli nyo na yan, nakulong na, nahagisan na ng lambat, hawak-hawak na naman humuhuli, talagang nagpupumigla siya at gagamitin niya ang kanyang lahat ng lakas para makatakbo. Lulundag siya at tatakbo, tatakas, iiwas doon sa gustong humuli sa kanya. Gayahin mo daw ang mga ibon na nahuli na at nasa lakab na at nando na sa mga lambat ng kalaban, eh pilit pa rin nakakawala. Ito daw ang dapat gawin ng isang tao na naging garantor ng utang ng iba.
So the gazelle is actually one of the many graceful antelopes, and it is prized meat. Talagang maganda ang karne nito at masarap kainin, at dahil doon, gusto silang hulihin ang lahat. But gazelles are swift runners, and gazelles could jump very, very powerfully and could jerk out of the hands of somebody who would like to entrap them. At yun po ang isang quality ng hayop na ito na pangontra naman dun sa kanyang kawalan ng sungay, kawalan ng pangil, at kawalan ng kakayahang manlaban. And it's being always hunted for meat. People always were interested to benefit from the gazelle. Kaya kailangan, sabi naman, mag-ingat. Ganito ang gawin mo, tularan mo ang isang gazelle. When we read the Bible, there are many various meanings and there are many layers of reading. So let's read lesson one, the most basic teaching that we can see from Proverbs. And it is a lesson for us as much as it is for the gazelle. And the lesson is, free yourself from the hunter. Free yourself from snares. Kailangang mapalaya mo, kapatid, ang iyong sarili dun sa gustong humuli sa'yo, dun sa gustong bumihag sa'yo, dun sa gustong pumatay sa'yo. You've got to free yourself from whoever holds you to kill you or to destroy you. Now, this could be an actual or a direct killer or destroyer. Ito yung very, very basic teaching. Nanganganib ang buhay mo, hawak-hawak ka, gusto ka nilang patayin, kailangan gumawa ka ng paraan para makawala. But this could be someone whose control and influence on you can and will lead you to destruction. Anong kinalaman natin sa gazelle? Hindi naman tayo gazelle, hindi naman tayo nahagisan ng lambat, hindi naman tayo hinuhuli, pero may pagkakamukha tayo sa kanila. Tayo man tulad ng gazelle na hinahabol-habol dahil masarap kainin, meron din mga naghahangad na tayo ay bihagin, naghahangad na tayo ay masilo, makupot, makorner, maging kanila. May mga tao, may mga bagay na gustong humawak sa atin, pero ang pagkakahawak nila sa atin ay hindi kabubuti ng ating kapakanan. So what could this hunter be in our lives today? This could be a destructive love or lover. Hindi naman lahat ng mga loves maganda ang kinakawian eh. Hindi naman lahat ng lover ay nakakabuti sa'yo. Merong gustong angkinin ka lang, merong gustong gamitin ka lang, merong gustong alipinin ka, kawawain, masolo, ihiwalay sa iyong mga pangarap, ihiwalay sa iyong mga mahal sa buhay, at gamitin ka lang. Kung ikaw, kapatid, eh hawak-hawak ng ganyang love or lover ngayon, kaya ka kinakausap ng Diyos, set yourself free. Kung alam na alam mo na ang pagkakahawak sa'yo eh para lang sa kanyang pakinabangan at wala kang mapapala. Siya lang ang nakikinabang at kawawa ka, luging-lugi ka, ikasisira mo ng dangal mo, ng puri mo, ng pera mo at ng puri mo, bakit hindi ka dapat makawala dyan? This hunter could be a destructive friend or companion. Isang meron tayong mga itinuturing na kaibigan, mga kapalagayang loob na walang ginawa kundi dalhan tayo ng problema, walang ginawa kundi buntunan tayo ng mga kotak-kotakot na gulo, isuot tayo sa mga panganib, kailangan ka makalaya dyan. It will be a destructive involvement. Maring napasali ka na sa isang scam, napasali ka na sa isang negosyong masama, mali, alam mong sasabog at masasabugan ka. It could be a destructive habit or activity. Maaaring ikaw ay nalululong na sa sugal o sa drug, sa bisyo, napapasali ka sa mga masasamang mga grupo at alam mong kakainin ka at lulubog ka ng lulubog. Ito ang mga katumbas nung hunter na yan. Kaya ang Biblia, mga kapatid, ay universal, powerful. Dahil hindi lang yan tungkol talaga dun sa actual na tinutukoy sapagkat maraming katumbas yan sa ating buhay. At kailangan pag binabasa mo yan, nakabukas ang iyong isip na, teka, ako yung gazelle dito. At yung hunter, itong gustong humawak sa akin, gumapos, magkulong, ay ito pala, itong taong ito, o itong activity ko na ito, o itong pangarap ko na ito sa buhay, itong nakakasira sa akin. Alam niyo sinabi sa Biblia, set yourself free. Huwag kang magpatumpik-tumpik, huwag kang magpatagal-tagal, huwag kang magpatulog-tulog, gamitin mo lahat ng kakayahan mo para ka makalaya. Kung meron man lang kahit isa dito ngayon sa ating grupo na ganito ang kalagayan, it's all worth it to discuss this. Because Jesus wants you free. God wants you free. Kung yung gazelle, tinuturuan na tumalon, lumaya, tumakas, tao pa kaya?
ang hindi po gustuhin ng Diyos na maging malaya. The gazelle knows what to do. People should know better. Kailangan, mas alam natin yan. Proverbs 1:10, "My son, if sinners entice you, do not give in to them." May nang aakit sa'yo, nagyayaya, humihila, alam na alam mong mali, may kapahamakan na naghihintay sa bandaron, huwag na huwag kang paakit. Sinasabi dyan. 1 Corinthians 15:33, "Do not be misled. Bad company corrupts good character." Ang ganda-ganda na ng katayuan mo sa buhay, minaitayo ka ng konting pangalan, konting reputasyon, meron ka nang na-accomplish, kahit ano man yun, may napag-aralan ka kahit konti. Pagkatapos, babarkada ka sa masasama. Ang mga ginagawa ninyo, bumubura sa dati mong ganda, sumisira sa dati mong kahusayan, kinakain yung dati mong mga naipon, winawasak yung mga dati mong nabuo. Aba, mag-isip-isip. Bad company corrupts good character. Proverbs 18:24, "A man of many companions may come to ruin." Pag sobrang daming barkada, sobrang daming kaibigan, sobrang daming tao sa mundo mo, nakakalito na mag-isip-isip kung ano ang nagiging dulot sa'yo ng bawat isa dyan. At posible na merong mga papasok dyan, sila yung sisira sa'yo. Kailangan mag-ingat. Nawa, dun pa lang sa lesson 1, sulit na ang pakikinig natin. Na naalala na natin, oo nga pala, parang nalilibang ako. Bakit ako pumapayag na hawak-hawak, control-control, at nakukulong na ako nitong ganitong sitwasyon sa aking buhay. Pero meron pang lesson 2, which is really the primary teaching. Ito talaga yung tunay na turo ng original verse sa kanyang mga original hearers. Free yourself from the responsibility of a guarantor. Paulit-ulit yan, mga kapatid. Lagi ko inuulit yan kasi lagi naman may bago nakikinig, hindi niya alam. Tinuturo pala sa Biblia, huwag kang magagaranti ng utang ng may utang. Sabi sa Proverbs 6:1, "My son, if you have put up security for your neighbor, if you have struck your hands in pledge for another." Kung ikay nangako para sa utang ng iba, pumirma ka na guarantor sa utang ng iba, no? Sabi, undo your commitment. But undo your commitment honorably. Take back your word. Take back your guarantee while there is time, while there is still goodwill. Habang hindi pa tumatakbo yung nangutang, hindi pa nagkakasira yung nangutang sa kanyang pinagkautangan, bumalik ka na doon sa nagpautang at sabihin mo, alam mo, ayoko nang mag-guarantee. Mag-usap na tayo habang maganda pa. Kasi pag tumakbo na yung may utang, hindi ka napapayagang makawala nung nagpautang. Kaya nga may guarantor eh. Pag nakatakbo yung nangutang, ikaw ang hawak-hawak niya. Ikaw yung gazelle. Nakatali ka, nakakulong, nakalambat ka. Wala kang magagawa, ipumirma ka eh. Marami na po akong alam na ganyan, mga pamilya na pati mga lupa at bahay nila na ibenta, pambayad sa utang ng iba na ginarantor at ginaranti nung isa sa kanila, lalo na nung magulang. Magkakagalit ngayon kayo nung kaibigan mo na ayaw magbayad. Eh magkakagalit din lang po kayo, di agahan mo na bago ka pa mag-garantor. Halimbawa, gusto niya mag-garanti ka, ayaw mo, nagalit siya sa'yo, hindi magalit na siya ngayon. Kaysa later on, na nag-garanti ka na, na itakbo na niya yung utang, ikaw yung nagbayad, tsaka ka ngayon magagalit. Magkakagalit din naman kayo eh, di agahan mo na. At kung magagalit siya sa'yo dahil ayaw mo mag-garanti, eh hindi siya tunay na kaibigan. At saka sabi mo, sabi ng Proverbs 6:1, sabi ng Word of God, hindi daw ako dapat mag-garanti. Ngayon, kayo mga nag-garanti na, ninenervyos kayo ngayon, ano pa, paano yan, nag-garanti na ako. Kaya nga pinag-uusapan natin, mga kapatid. Sabi, huwag kayong magpatumpik-tumpik. Bawiin nyo yan. Habang maaga pa. Habang hindi pa sumasabog yan at hindi pa lumalaki yung gulo. Well, you will take back your word, but you've got to do it honorably. Kaya ang sabi ito sa Bible, makiusap ka. Gawin mo ang magagawa mo para makalaya ka dyan sa pagiging garantor. Ngayon, ang tanong ng iba, laging itinatanong, iba, paano po yan? Christian tayo, di ba dapat tayo matulungin? O sige, mag-garanti ka. Pero kapatid, pag nag-garanti ka, dun pa lang sa oras ng pag-garanti mo, tanggapin mo na yung posibilidad na ikaw talaga magbabayad. Natatakbo yung nangutang, ikaw ang mapapahamak, at yakapin mo yung kapahamakan na yon, maaga pa lang. Kasi kung hindi ka willing na yakapin yon ngayon, paano mo yayakapin later? So, hindi ko kayo pinipigil mag-garanti.
Pero tanggapin ninyo na pwedeng kayo talaga magbayad niyan. Ngayon, kung ayaw niyo nun, eh ba't kayo nag-guarantee? Yun lang ang ibig sabihin ng guarantor. Pag hindi nagbayad yun, ikaw ang magbayad. Kailangan linawin. And a guarantor falls into his neighbor's hands, according to Proverbs. A guarantor falls into the hands of a hunter, into the snares of a fowler. May konteksto yan, mga kapatid. Kasi nung araw, at ngayon din naman, up to a point, totoo pa rin yan, yung mga mahilig magpautang, talagang sobrang tumubo. Mga usurers. So, pag nagpautang ako kay A, guarantor si B may mga ibibigay sa akin niya na prenda. Halimbawa, alahas, papeles, o kaya kung ano man yun, property niya, talagang gustong-gusto kong hindi makabayad si A. Dahil maiilit ko yung property ni B. Kaya ang sinabi, doon sa nagpapautang, yan yung hunter, talagang nag-aantay yan ng ganung sitwasyon. Ikatutuwa niya yun dahil higit lalong lalaki ang kanyang tubo. Kaya sabi, kailangang makawala ka sa ganung uri ng transaction. It must be clear to you that you must get out of that situation. So yun po ang pangalawang teaching. Meron pa. Yun ang kagandahan ng salita ng Diyos eh. Hanggang handa ka matuto, may handang ituturo sa iyo. And let's go to lesson 3, the extended teaching. Of course, the extended teaching here is do not needlessly guarantee or commit yourself to someone else's performance because it is beyond your control. Kailangan na hindi ka sumasabit dyan. Maraming mga nag-guarantee. Sila tuloy yung napapalagay sa gulo. Halimbawa, person A, employer. Person B, prospective employee. Ikaw ngayon ang nag-guarantee kay A, magaling na tao ito. Tanggapin ninyo. Meron kang letter of recommendation. Sinabi mo rin naman kay nag-a-apply, magaling na employer yun, kilala ko yun. O pinagtagpo mo sila, tinanggap siya, nagkaroon sila ngayon ng transaction. Mamaya, pag may problema si A kay B, ikaw ang sisisihin. Pag may problema si B, kay A, ikaw pa rin ang sisisihin. Sa kagandahang loob mo, ikaw ang naipit na nag-uumpugang bato. Ngayon, sasabihin mo na naman, maka-Diyos po ako, gusto kong tumulong. Sige, pero pagtulong na pagtulong mo palang, handa ka ng maipit sa nag-uumpugang bato. Kailangan, ready ka dun. If you are not ready for it, then even don't do it to begin with. Dahil mangyayari at mangyayari. Ganyan din yung ipinakilala mo, yung guwapo mong pinsan, kaya maganda mong kamag-anak, sa kabilang side, sa father side, sa mother side, nag-ibigan, nagkagulo later on, ikaw na naman na may kasalanan. Nasisisi kapag laki ka na mamagitan. Kaya alam niyo yung mga mahilig mamagitan, yung mahilig mag-bridge, mahilig dyan na sumali sa gitna, lagi silang nasusuong sa gulo. Kasi hindi ka bang pwede hindi madadamay sa ganyang mga uri ng gulo. At marami pa po mga application itong gazelle story na ito, mga kapatid. The important thing so far is to free yourself from very clear and present danger. Ano ngayon ang very clear and present danger sa inyong buhay? Get out of it. Free yourself from possible danger. Kahit posible palang mangyari, pag posible, ibig sabihin, hindi, imposible, pwedeng mangyari. So palayain mo na agad ang iyong sarili. Free yourself from commitments, from relationships, from situations that threaten your life, your well-being, and your future. Madali namang makita yan eh, kung saan pumupunta ang direksyon ng inyong usapan, saan pumupunta ang isang relasyon, saan pumupunta ang isang transaction, yung iba napapasubo dahil ayaw nila malugi. Sabi nila, nag-invest na ako dito, nag-start na ako, kailangan makabawi muna ako. Sa kagustuhang makabawi, kaya lalong nalulugi. Kung nagising kayo sa katotohanan na this is not going to be a winning situation, then don't aspire to regain what you've already initially lost, but stop losing. That will become your gain. Tama na, matigil na lang yung kalugihan mo, matigil na lang yung pagsali mo dyan. Nakakahalata ka, scam yata yung sinalihan mo, tumigil ka na. So, marami na ako na ibigay, gusto mo dagdagan pa. Para lang makabawi ka pa ng makabawi ng makabawi. Tama na. Nagising ka na. Tama na yun. Salamat. Nagising ka na. Hindi na madadagdagan yung kalugihan mo. What hunter or snare could be holding you now? I hope none of us is like a gazelle right now na hawak-hawak kayo, controlled-controlled kayo,
If this is your situation, we have read the Bible. Do a gazelle. Set yourself free. What hunter or snare is trying to get hold of you? Sinusubukan pa lang, papunta pa lang doon. Do a gazelle. Run away. Stay away from danger. Be discerning. Hindi lahat ng lumalapit sa atin na maamo ay maamo nga. Hindi lahat ng mukhang mabait ay mabait nga. Hindi lahat ng mukhang kapakipakinabang ay kapakipakinabang nga. Maging sa pananalig nga. Matthew 7:15-20. Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. By their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, by their fruit, you will recognize them. Ito pong teaching na ito tungkol sa mga bulaan ng mga magtuturo, mga maling mga katuruan, mga huwad na mga prophets. Pero ganun pa rin yung katotohanan. Yung gustong mandaya, magpapanggap. So yung mga wolves na yan, mga wild dogs na yan, mga sumisila at kumakain ng mga tupa, paglalapit sila sa tupa, nagbibihis tupa sila para hindi magtakbuhan yung mga tupa. Kaya ganun din, mga kapatid, ang gustong mandaya, nagbabait-baitan. Ganun yung gustong maka 1, 2, 3, padadamahin ka muna. Yung gustong makuha ang maraming pera mo, pinapa-invest ka, papatikimin ka muna ng konting tubo. At pagka ginanahan ka na sa natitikman mo, pati gintong ngipin mo, babakbakin mo na, i-invest mo sa kanya. At doon na siya tatakbo, ay sorry na 1, 2, 3 ka na, pero napatikim ka muna ng konti. Ano? Kaya mag-ingat kayo, hindi lahat ng mukhang may tubo ay tutubo nga. Proverbs 5:1-5. My son, pay attention to my wisdom. Listen well to my words of insight, that you may maintain discretion and your lips may... preserve knowledge. For the lips of an adulteress drip honey, and her speech is smoother than oil. But in the end, she is bitter as gall, sharp as a double-edged sword. Her feet go down to death, her steps lead straight to the grave. Ang pinag-uusapan dito, isang babaeng mapangakit na inaakit ang mga lalaking may asawa na pagtak sila ng kanilang asawa at sumiping sa kanya. Sabi, mag-ingat ka, anak, sa mga babaeng matatamis magsalita, masarap mangusap, mabango, maganda ang itsura. Sabi nga ni Balagtas, ang paglililoy nasa kagandahan. Mas madali siyempre makaakit yung masarap magsalita, yung maganda, yung mabango. Kaya sabi, anak, mag-ingat ka. Of course, another extended reading of that, yung mga mahilig mag-scam, mag-1-2-3, masarap din magsalita. Masarap din magpatikim ng mga kung ano-anong mga kikitain mo. Pinapalaki ang iyong mga pangarap. And when they appeal to our desires, to our greed, and to our worldliness, they begin to take control of us. Pag-ingatan ng ganito mga bagay. Remember that the hunter, the snare can be a person. It can be a dream. Maraming mga tao naman na bulid sa kasamaan,
na-trap dahil sa kanilang mga pangarap. Sa layo ng tinatanaw at ganda ng pangarap, hindi na bali maglakad sa bubog, matuka ng ahas, mahulog sa bangin, ang tinitingnan lang yung pangarap. Aanhin mo ang magandang pangarap kung para naman maabot mo yun ay nagkawasak-wasak, nagkagibagibaka. That hunter, that snare, that trap can be a dream. It can be a desire. It can be a habit. An association, a membership, a belongingness, which in the process will kill or destroy or damage. Kaya ang tanong lang mga kapatid, huwag na tayong magpaligoy-ligoy, kailangan maiksi, direct to the point ng lalo nating matandaan. Gusto ng Diyos, malaya tayo. Identify, kilalanin, alin o sino ang sumasakal sa inyo. Kailangan palayain nyo ang inyong sarili. Sino ang nagtatali? Gumagapos, nagkukulong. Sino ang nagpapasikip ng inyong mundo, na inyong hininga? Gumawa kayo ng paraan na makalaya. At kung sasabihin nyo naman, eh, asawa ko po lahat yan tinutukoy nyo, paano ko lalaya? No? Well, meron kang legal and moral duty to be there, pero kailangan maka-invento ka ng iyong version ng kalayaan. Kailangan sa mundo mo na pinapasikip niya, makalikha ka ng isang mundo na sa'yo, na ikaw lang ang tao doon, na napapaluwag mo yun, napapagawan mo yun ng paraan. You can do that. If you have to be legally and morally tied to someone, you can still create a world within your world where you can be free, where you can be yourself. In other words, you can minimize to that which is acceptable, no? Mga minimum requirement, yung interaction mo sa ganong mga tao. Hindi mo kailangang itali ang buong-buong buhay mo sa isang taong lumulunod sa iyo. Sa isang taong sumisira sa iyong pagkatao, kahit pa siya kamag-anak, kahit mo pa siya asawa, kailangan makagawa ka ng sariling mundo. Dahil ipinanganak ka mag-isa sa mundong ito, mamamatay ka at haharap sa Diyos na mag-isa. Even these transactions are only earthly. Kaya nga nung si Jesus ay tinanong, sa tao pong nagkaroon ng maraming asawa, pagdating nila sa kabilang buhay, sino doon ang asawa niya? At sinabi ng Panginoon, wala na doon ni isa. Wala nang mag-asawa sa langit. Wala nang mag-asawa sa piling ng Diyos. Ang lahat ay magkakapatid na lang at Diyos ang magulang. In other words, even this relationship, though to some they want to extend it forever and ever because it seems like a piece of heaven, that ends. Pagamat masarap na ang mga mag-asawa ay magkasalo sa buhay nila, lalo talagang hindi naman sila nananakal sa isa't isa, pero hindi naman ganoon ang katotohanan ng lahat ng tao. Ang buhay mo, kapatid, ay isang buhay na dapat pahalagahan. Ang iyong dangal ay dapat pahalagahan. Ang iyong mga pangarap at hangarin ay dapat ding pahalagahan. Hindi mo yan pinapabayaan, nasirain, wasakin, agawin sa iyo ng sino man. Pagamat ikaw kuminsan may mga pananagutan, well, a part of it will have to be sacrificed, but you don't have to sacrifice everything. You have to be discerning, wise, and creative so that you can become you and still be you and pursue your being you in spite of the people who try to ensnare you. Meanwhile, kung hindi nyo naman asawa yan o magulang yung gumaganyan sa inyo, hindi kayo bound by biological and personal and permanent relationship, mas madaling umalis. Meron kayong nobyo na walang ginawa kundi kawawain kayo, pagtaksilan, utangan, paggastusin, abay, gumising-gising kayo. Wala kayong kinabukasan sa ganung tao, dapat kayong makalaya. Yun ang pinag-uusapan natin. Pwede niyong palayain ang sarili niyo, lumaya kayo. Nalalagay kayo kuminsan sa isang neighborhood, habulan ng habulan, barilan ng barilan, tagaan ng tagaan yung mga kapitbahay niyo, tapos ilag lang kayo ng ilag. Lumipat-lipat kayo sa ibang barangay. Gumawa kayo ng paraan. Alam nyo, siyempre may mga halaman laging natatapakan. Eh kasi naman nandun sila sa daan. Pwede kang lumipat ng ibang titirhan. Siyempre, hindi lang pwedeng ipayo. Kung pwede ko lang ipayo sa mga kababayan natin taga Bicol, lumipat kayo lahat sa Davao kasi walang bagyo doon. Diba? Dahil lagi nilang binubugbog ng bagyo yung Bicol. Kawawa naman kung doon ka nakatira, kagagawa mo palang ng bahay, mag-iba na naman. Kaya kung ikaw si OFW humingi ng pera yung nanay mo dahil may dumaang bagyo, hindi ka pa nakakabayad ng inutang mo, humihingi na naman dahil may bagyo na namang dumaan. Eh kasi nasa Bicol ka eh.
Kung mahal na mahal mo yung lugar na yon, anong magagawa ko? Ayaw mong umalis, pero kung talagang ayaw mo, laging binabagyo, lumipat ka. Yan ang ibig lang natin sabihin. Kasi meron talagang lugar na daanin ng bagyo. May mga lugar na laging nililindol. May mga lugar na laging bumabaha. Tabi ka ng ilog, laging bumabaha. Di lumipat ka ng bahay dahil naubos na lahat yung savings mo. Katatambak. Kaaahon sa baha. Eh, yun at yun din ang nangyayari. Mga kapatid, ang dami nating pwedeng isipin na katumbas nitong hunter. Ang point lang, you are being pulled down, you are being threatened, you are being put in danger. What should you do? Set yourself free. Nilikha ng Diyos ang tao para maging malaya. Sa kalayaan nga ng tao, ni hindi pinigil ng Diyos nung kakain ng forbidden fruit eh. Pinagsabihan, pinagbawalan, pero hindi hinawakan ng kamay at itinali para huwag magawa yung hindi dapat gawin. Binigyan pa rin ng Diyos ng free will. Bawat tao, birthright yun. Kaya kung tinanggap nyo na ganito na lang ako, kakawawain na lang akong ganito, hindi nyo dapat tanggapin yun. Pananagutan nyo sa Diyos, it is a very noble act of worship to set yourself free so that the God's design for you can happen, so that you can be the person that God designed you to be. Ngayon, baliktarin natin. Madalas naman tayo yung hunter eh. Tayo yung dominante. Tayo yung wala ng boses yung kapwa natin, tayo na lang. Tayo na lang laging nasusunod kung anong kakainin. Tayo lagi ang nasusunod kung saan pupunta. Mag-asawa kayo, pero laging yung gusto nyo ang nakakapanaig. Nanginginig na yung asawa nyo sa ginaw. Gusto nyo malamig ang aircon. Bahala siya maging popsicle. Basta't kayo ang masusunod. Yung lagi na lang kayo't kayo, kinakausap din tayo ng verse na ito. Huwag nyong gawing gazelle ang mga mahal nyo sa buhay. Kayo may asawa, magulang, kapatid na nakakatulong, kapatid na may pera, na-control niya na yung lahat ng kapatid, wala na silang masabi, kahit ano na lang, kasi kayo to nagbibigay. Ang Diyos nga, binibigyan tayo ng buhay at lahat-lahat, pero hindi tayo kinokontrol. Sa pagbibigay natin ng tulong, sa pagbibigay natin ng kabutihan sa kapwa, hindi tayo nagkakaroon ng karapatan na nakawan sila ng anino, alisan sila ng pagkatao at disposisyon. Kailangan patuloy pa rin natin silang iginagalang. Napakahalaga na yung ganung pagbibigay, nagbigay ka ng pera, ninakaw mo naman yung pagkataon niya, di balance lang yon, baka mas malaki pang utang mo pag nagtuos. Importante matuto tayo from God that if we have the power to give, if we have the power over people, we don't use that power to dominate them. But we use that to influence them so that they could be the best persons that they can become. So sino tayo dito? Hindi naman tayo laging gazelle lang eh. Madalas, hunter din tayo. At hindi naman tayo laging hunter lang. Kung isan, hunter tayo sa grupong ito, pero sa ibang grupo tayo naman yung gazelle. Kailangan din tayong makalaya. Ano ang itinuturo sa atin ito? Set yourself free. Jesus wants you free. Panginoon naming Diyos, salamat sapagkat kayo Diyos na nagtuturo maging ng mga ganitong bagay. Sa pagtingin namin sa kalikasan, sa mga halaman, sa mga hayop, may natututunan din kami. At salamat, Lord, yung Bible, yung word ninyo, interesado sa aming pang-araw-araw na buhay. Ngayon sa aming pag-aaral, ituro mo sa amin, Lord, kung paano kami nagiging gazelle, kung paano kami nagiging bihag ng kapwa, bihag ng mga bagay-bagay, bihag ng bisyo, ituro mong palayain namin ang aming sarili sa tulong na rin ninyo, O Diyos. Pero ang mahalaga, magkaroon kami ng pagpapasya na palayain ang aming sarili. At kung kami naman yung nagiging hunter, mas madali naman, Panginoon, na palayain namin ang aming kapwa. Turuan mo kami na labanan yung aming selfishness, yung aming personal na kagustuhan na makapanaig, laging manalo, lalong-lalo alam naming mahal kami, hindi kami matitikis, kinokontrol na namin. Ituro mo sa amin, Lord, na hindi ganito dapat ang pakikitungo sa nagmamahal sa amin, kundi dapat suklian namin ang iba yung pag-ibig, ang pag-ibig na iniuukol sa amin. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid. Huwag tayong magmadali. Spend some time. Ano ang leksyon na iniwan sa atin ng Panginoon? Una, doon sa unang leksyon, mayroon ba talagang nagbibigay sa inyo ng grave danger and threat? Run away. Set yourself free. At doon sa pangalawang leksyon, tayo ba'y nagiging mga guarantors? Set yourself free and don't guarantee anymore in the future unless you're ready to really pay and not feel bad. At ano pa yung mga humahawak sa atin sa buhay? Habits, fears, nakokontrol tayo niyan. Set yourself free. In some moment of silence,